Yan, isang magandang araw, tanghali na pala ngayon. Ako ay magluluto ng isdang samara. Ayan. Magkatunog siya sa isdang samura, pero mahal yan. Ayan, samara. Anong luto gagawin ko dyan? Ay, aking lutong gagawin dyan ay paksiw na samara. Ito naman ay talong na harvest ko sa aking tanim. Yan ang aking isasahog. Siyempre, para walang lansa, kailangan may luya. Yan. Sibuyas ang sahog, may siling green, at saka nag-harvest ako ng tanglad para naman walang lansa. Pangalis ng lansa, ang luya, pangalis ng lansa, ang tanglad, na kahit sa tinola, pwede ito. Pero para hindi malansa ang isda, yan, lalagay natin yan. Siyempre, para masarap, kamyas na pinatuyo ko yan. Marami akong kamyas na pinatuyo. Mahal ang kilo ng kamyas ngayon. Kung di ako nagkakamali, 700 ang kilo niyan. At siyempre, ang aking mga pangsahog, simple lang. Ito ang aking mga pangsahog, cane vinegar, betchin, at saka olive oil. Ayan. Tsaka yung asin mamaya. Ayan. Yan ang aking lulutuin ngayon. Ito ang aking project. Isdang samara. Paksiw na isdang samara. Nakakita na ba kayo ng isdang samara? Siyempre naman. Meron niya sa palengke. Samara. Talong. At siling green. At sibuyas, luya, tanglad. Pangpasarap, pangpaasim, pinatuyo, kamyas. Ang unang gagawin ay ilalagay ko na yung mga sahog mauuna sa kawali. Ayan. At pagkatapos ay ang talong. Yan ang aking paraan ng pagluluto. Bakit nauna itong talong, sibuyas, luya, tanglad? Kasi alam naman natin na ang isda ay madaling maluto. Kaya dapat maunang naluluto ang gulay. Siyempre, sasama ko na din ito. Pinagsasama-sama ko yan kasi madali lang naman itong lutuin. Paksiw. May kunting kamyas. At pagkatapos, saka ko isa sa lansan, paisa-isa, itong mga isdang samara. Pinakabanig. Ang pinakabanig nila ay yung gulay, ricado. Mapapansin nyo, wala pang sabaw. Lalagyan ko yun ng sabaw mamaya. Sasalansan natin yung isdang samara. Ang masarap na isda. Ito din yung ginagawang danggit. Danggit ng sibo. Pero mariliit yun. Ito yung malalap. Ayon sa kwento, ang isdang ito, pag ikaw ay natinik nito, na nasa dagat ka, lalagnatin ka. Para makaganti ka, hulihin mo siya at paksiw mo. Tapos ang gagawin ko ay lalagyan ko na ng betchin. Kunti lang naman muna. Masyado ka. At ang sekreto ko para masarap ay ilalagyan ko siya ng olive oil. Extra virgin oil. Masustansya yan. Ayan, at pagkatapos ko siyang lagyan, syempre, ang kasunod niyan ay tubig. Mamaya na yung suka kasi panguli ang suka talaga. Kasi ang suka, kapag inilagay mo agad sa anumang niluluto, eh, nakokontra yung mabilis na pagluto ng anumang luto. Eh. Kaya dapat,
panghuli ang suka kay Paxi o adobo man. Hintayin na lang natin siyang kumulo. Saka natin siya titimplahin. Pero yung isda kasing Samara ay may asin na yan. Kaya kunting asin na lang yung ibinudbud natin. At mamaya titikman natin yung kanyang lasa pag siya ay naluto na. Abangan natin mga ilang minuto lang. At pag kumulo, sisilipin natin. Basta pumuti na ang mata ng mga isda, kahit anong isda ay luto na siya. Abangan natin, hintayin natin saglit. Titimplahan muna natin ng konting asin sapagkat medyo matabang siya. Konting asin lang. Dahil andun na yung kanyang lasa. At syempre, lalagyan din natin ng konting pang masarap. Pangontra sa lansa. At ito ay yung tinatawag na wash sugar. Pampatamis lang ng konti. Andun na yung asin niya kasi may kamis siya. Di rin siya masyadong malansa dahil sa tanglad at saka sa luya na ating inilagay. At lalagyan na natin ng konting cane vinegar. Ayan, cane vinegar siya. Para medyo kumagat-gat yung kanyang asin. Dahil luto na siya, pwede na siyang lagyan ng vinegar pang paasin. Suwabe na ang sarap, masarap na. Takpan lang natin uli para yung asin ay ma-absorb at matunaw. Para yung suka ay umikot na ang lasa.
sarap, kumagat na ang asim ng cane vinegar. Dito na ang ating paksiw na samara. Salamat sa inyong panonood and enjoy. Papatayin na natin ang apoy para hindi malusog. Lasog ang laman ng isda. Ayan. Salamat sa inyong panonood at sana meron kayong natutunan at nagustuhan na paraan ng aking pagluto ng isdang samara, paksiw na samara. Takpan natin uli at maya-maya kainan na.